Magandang gabi sa inyo guys, good evening. So, andito na naman kayo sa panibagong episode ng aking channel. Ayan. So for today, pag-uusapan natin ngayon, pwede ba itong smartphone natin for dashcam sa helmet natin or motovlogging? Yung mga nagmo-motovlog dyan, yung gusto magsimula pero wala pang action cam, pero may smartphone. And so, sishare ko sa inyo kung paano ko nagamit itong smartphone ko for motovlogging. Ayan. So guys, stay tuned. Don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell for more videos para maging updated din kayo sa mga bago kong ina-uploads. Ayan. So balik ulit tayo sa topic. Pwede kung paano ba ito ikabit dito sa helmet natin. Ayan. So ang mga kailangan natin syempre is smartphone. Chin mount. Syempre of course helmet. Then ito pinaka-importante. Itong handle sa phone. Saan ba ito makukuha? Ito, makukuha nyo ito dun sa mga mountapad. Tatanggalin nyo lang screw sa ilalim. Then, makukuha nyo na ito. Ayan. So, itong chin mount naman, mabibili nyo ito sa Lazada and or sa Shopee sa halagang mga 200 o 300, if not mistaken ha. So, check nyo na lang din sa store, online store. Ngayon, so ito, nakabili na ngayon kayo. Ngayon, ang una natin gagawin, itong handle ng monopod. Tatanggalin nyo, syempre, di ba? Ito na. Hawak nyo na din. I-mount nyo lang itong phone nyo. Then, higpitan nyo. So, di ba? Napakadali lang, guys. Ngayon, itong nabili nyo sa Shopee or sa Lazada o kung saan nyo man nabili yan, itong arm, may tawag dito eh. Yung keyword ko kasi is chin mount. Pero ang pangalan talaga nito is arm. Basta may arm something siya eh. Basta makikita nyo naman dun, i-search lang yung chin mount. So itong arm na to, imamount natin sa helmet. So syempre, bago natin ito ma-mount sa helmet, kailangan nyo nito. Ito, kasama to pag bumili kayo ng action cam, may mga accessories siya. So, ito naman, didikit ito using adhesive tape. So, hindi siya basta-basta matatanggal kasi sobrang dikit ng tape na yun. So, ang gawin nyo, ito, ikabit nyo na sa helmet. So, ganito lang guys. Yan, nakakabit na siya. Ngayon, ito ngayon, kakabit natin dito. So, ini-scroll lang to guys eh. Pag nakakabit na din, higpitan nyo to. May higpitan dito. Basta hindi mo to guys, ganun kakomplikado. So, discardan nyo na lang. Pati yung forma nito, kayo na bahala kung, kasi ano to eh, flexible to eh. Marami siyang angle na pwede nyong i-move. So, bahala kayo. Ayun no, dami nyong pwede ano. So, may mahigpitan siya. So, hindi naman siya ganun kahassle i-set up. So, hindi din naman kailangan ng intelligence dito para ikabit. Napaka-simple lang guys. So, naikabit nyo na to, ang handle. Then, ilagay nyo lang phone nyo. Ayan, ganun lang kasimple guys. Kita ba? Ayan. Kung nakikita nyo guys, oh, nakamount na siya. Ayan. Oh, di ba? Ganun lang kadali. So, bukas, testingin natin to. Kung okay ba siya. Sa case ko pala, ang gamit kong phone is Sony XA2 Ultra. Meron siyang image stabilization. So, maganda siya kasi pag sa daan, medyo makaldag. Hindi siya ganun kalikot kasi may stabilizer siya eh. Electronic stabilizer dito. Ayan. So, testingin natin bukas after ko ng work kung okay ba siya. So, guys, ulit. So, please support this channel by hit the subscribe button below and para updated kayo sa mga ina-upload kong videos, hit the notification bell. Then, next video tayo para makita natin yung quality nito. Okay, guys. Magandang hapon sa inyo lahat, guys. So, this is Glenn and welcome na naman sa aking vlog for today. Kagabi, tinuruan ko kayo
O pinakita ko sa inyo kagabi kung paano ko sinet up yung cellphone ko dito sa helmet para magamit ko siya para action cam. Ayan. So far so good. Ito yung sound niya. Sound check 1, 2, 3. So naririnig niyo naman kung ano yung sound quality niya ngayon. Actually sa ngayon hindi ko pa na alam kung anong sound quality niya. Siguro mamaya ako na-check yung nakakuha na itong video na ito. Okay naman siya. Kaso ang nakita kong disadvantage dito, mabigat. Ang bigat niya sa helmet na nangay siya pababa. Hindi ko alam kung baka nalawag lang yung helmet ko. Pero kasi itong setup kasi ng helmet ko sa ulo, nihigpit ng strap. Ito yung ginagamit ko araw-araw, okay naman. Kaso nung nilagyan ko na siya ng cellphone, hindi na siya hindi naman siya komportable. Mabigat siya. Parang hindi ako naging komportable ngayon. So, pauwi ako ngayon. Galing akong Ortigas. Galing ng trabaho. Ay nga pala guys. Yung gantong tone is Sony Xperia XA2 Ultra. Ayan. Yung front niya, if I'm not mistaken, nasa 24 megapixel. Then, ito nakikita ng video ngayon, 24 megapixel, naka-stabilize na siya. So kung nakikita niyo kung shaky ba siya o alog. Isa pa, pwede ba siyang pamalit sa action cam na pang vlog kaysa bibili pa kayo ng action cam? Sa akin naman pwede eh. Kasi yung nabanggit ko kanina na mabigat siya, hindi siya ganun ka-hassle. Kumbaga siyempre, i-compare mo sa dating bigat ng helmet mo, mas maligat siya ngayon. Pero hindi siya yung hassle dalhin. Tsaka ano, depende rin kasi sa cellphone, meron kasi mga tone na mabigat, may tone na magaan. Yung mga bagong model niya kasi ng tone, magagaan na lang ngayon. Hindi tulad yung mga luma natin na phone, kung yung gagamitin niya, baka mas mabigat pa yun dito sa setup ko. Kasi itong phone ko, 2018 ko ito nabili eh. Model 2018 din ito kaya. Hindi siya talaga ganun kabigat. Siguro kung gagamit kayo ng iPhone, okay siya. Isa sa mga magaanan na hawakan ko na phone is yung Oppo. So kung Oppo yung gagamitin nyo, malamang sa malamang hindi kayo magreklamo na mabigat. Kasi alam niyo guys, yung mga action cam na yan, talagang magagaan na rin. Ayan, so andito na ako sa white lanes. Stoplight tayo ngayon. Ayan, sakto go. Hindi na tayo huminto. Ayan, kung nakikita nyo guys, itong video na ito. Naka-on yung stabilizer niya. So, tingin ko hindi naman siya masyadong shaky. Yung audio quality niya, excited na ako siya marinig kung mahangin ba siya or maingay ba, rinig masyado bang sensitive, narinig ba yung mga tunog ng sasakyan or tahimik ba siya. Kasi itong setup ko pala guys, ito sa yun nga, yung gaya ng sabi ko kanina, ito yung sinetup ko kagabi, pinakita ko sa unang video. Gumamit ako ng ang microphone nito is headset, earphone din, pinulupot ko lang sa loob para maipit yung mic niya, para naka-steady lang siya. Tapos, mahaba kasi ito eh. So, pinulupot ko na lang kung saan ko pwede. Diskarte nyo na lang ako kasi pinulupot ko lang. So, kanya-kanyang diskarte na lang guys, kung paano nyo gagawa ng paraan nyo. Mahabang wire. Hindi talaga ako nag-EDSA guys, kasi masyadong traffic sa EDSA. Mas okay pa dito. Naku. Traffic pala dito. Mali ako ng lutuan.
Mali, putik. Ayun, dito kasi sa daan na to, normal na dito yung mga nagka-counterflow ng mga motor. Kasi dito yung mga papauwi na sa akin traffic, pero yung mga papunta doon sa Ortigas, ito ang maluwag. Kaya usually ginagawa ng mga nakamotor, tulad ko, counterflow lang. Wala namang ano. Susunod lang tayo sa flow ng iba. Ay, medyo sumisikip na dito yung pumuntang Artigas. Minsan talaga may mga sasakyan na hindi kayo pagbibigyan pag yung mga nag-counterflow kayo. Ayan, maluwag na ulit. Pag mga ganitong maluwag, sulitin mo sinabilisan nyo. Kasi mamaya, pagdating na sa Commonwealth, medyo masikip na naman ulit. So, andito ngayon tayo sa ano, Katipunan. Pupunta na, malapit na tayo sa may UP Town Center. Ayan, so guys, sa mga hindi pa kabisado yung lugar na to, ito yung lagay ng traffic dito pag mga gantong oras. Time check nga pala natin. 6 PM. Nga pala summer ngayon. So, pag mga gantong panahon talagang medyo maluwag-luwag yung traffic dito. Pero pag may pasok na, let's say mga June, July, August, medyo ibang usapan na yun. Mas magsikip-sikip na dito ng onte. Medyo nakapunin. Mukhang maganda naman yung quality ng video ko ng phone. Medyo nakapundo ngayon. Kaya siguro mamaya iyaano ko to. Papatayin ka na muna tong phone ko kasi baka mabasa. Hindi kasi water resistant. Ayan, so singit-singit lang muna. Ayan guys, kung napapansin nyo, medyo sumisigit na yung ano daan. Na-congested na dito. Actually, araw-araw ganito naman. Wala namang bago. Minsan nga, worst case, pinadaan na natin tulay kanina. Mula doon yung traffic. Pag mga ganun, pag mga ganun yung traffic sa daan, ay ginagabi ako ng konti. Usually kasi nakakauwi ako ng bahay 7 PM, nandun ako sa bahay nun. Minsan 6:50, 6:55, basta before 7 nandun ako sa bahay. Pero kapag yung traffic talaga, may araw kasi talaga na traffic eh. Hindi namin nasabi eh. Kasi naabot ako ng 8:30 or 8, 7:30. Pero pinaka-average ko talaga na uwi ko everyday 7 PM, nasa bahay na ako nun. I-review ko ulit itong setup ng phone ko dito sa helmet kung pwede ba siya pang motovlog. May ano, sariling opinion ko, okay na okay siya eh. At isa pa, syempre hindi na kayo mag-invest ng action cam kasi pwede nyo nang gamitin yung phone nyo sa motovlog. Isa pang maganda dito, meron siyang ano, video stabilizer, image stabilizer. So na minimize niya yung pagka-shake. Diba, wala na daan kayo sa kaldag. Sa halip na magbabibrate yung sa video or yuyug-yug, minimize niya yun. Or minsan pag konting kaldag lang, minsan as in matatanggal na yung pagkaalog. Ayan, so singit-singit lang muna.
Actually, pag nagmotor kayo, ganito talaga yung eksena araw-araw. Kailangan marunong din kayo sumingit. Malakas dapat yung loob nyo. Kasi disadvantage pag masyado kang kabalo sa daan, mas mataas yung risk ng accident. Kailangan bago ka bumili ng motor, tanongin yung sarili mo. Kaya ko ba makapagsiksigan dyan sa daan kasama yung mga malalaking sasakyan? Well, ang advantage naman itong nakamotor, mas mabilis kayo makakauwi sa bahay mo, mas mabilis ka rin makakapasok. Kasi nga, nakakaiwas tayo sa traffic, hindi katulad ng mga sasakyan. Sa traffic sila tayo, nakakasingay tayo din sa mga pagitan nila. Ay, disadvantage, delikado. So, tayo responsible sa pagdadrive natin. So, we're approaching Commonwealth Avenue. Ayan, medyo matilim-dilim niya. Nakikita niyo yung tulay na yan. Pwede rin ako dumaan dyan. Ang lusot ko dyan, sa Regalado Avenue. Kaso lang, kaya ayoko dyan kasi maputik ang daan. Yung daan na yung shortcut yun, guys. Mas maikli yung daan doon pauwi kaysa dito sa Commonwealth. Ang kaso nga lang, unang-una traffic dyan kasi ang dadaan mo dyan is school tsaka palengke. Pangalawa, dadaan kayo sa palengke, sobrang putik. Kaya ang bilis doon yung motor mo dyan pag dyan dadaan. Hindi katulad dito sa Commonwealth. Mundo traffic, pero malakas kasi yung daan. So, hindi kayo ganun makakasil. So, dito walang putik, syempre, kung walang ulan. Ayan, kung dito, medyo malawag-lawag. Parang naramdaman ko na yung patak ng ulan, ah. Ayan guys, diba? Mahaba yung longkat dito pero mas mabilis. Pero pagdating dun sa dulo guys, medyo traffic na ulit yan. Ang daming mga ano dito. Gamot eh! Maraming kamoto rider. Ayan. Ganito lang, average nyo sa 40 km per hour. Pwede na. Ako kasi takbong chubby lang ako eh. Hindi talaga ako yung tulad yung, ito yung papansin yung iba, sobrang galing talaga sumingin at singit. Ako hindi. Ano lang, takbong chubby lang. Singit ako yung siguradong kaya ko. Hindi yung walang, yung bahala na. Siguro yung iba, sigurado lang sila doon sa mga singit nila. Kaya, yun, magagaling sila. Galing sila magmotor. Ako kasi, matagal na ako magmotor sa province. Doon sa province, hindi ganito yung sistema ng traffic eh. Malawag pa doon. Ako kasi ngayon na ako nakapag-drive talaga ng ganitong ano, sistema ng daan. Mga 6 months na rin ako nag-drive dito sa Metro Manila. Kaya hindi kinakapak-pak pa talaga yung traffic. Ay, ayoko naman din magbara-bara na pag-drive. Siyempre, may umuwihan din ako. Maghihintay din saan sa bahay. So, andito na tayo sa Sandigan. Traffic talaga dito sa Commonwealth. Dati traffic na talaga dito eh. Mas naging traffic lang nung ginawa itong ano, MRT. Kaya sana pag natapos tong MRT na to, makatulong siya lumuwag sa traffic. Para hindi na ganun din ka-hassle. Para dun sa mga nagko-commute,
tsaka dun din sa may mga dalang sasakyan. Pag na itong halawa, pwede kang tutak ng 80. Yun lang. Kaso alanganin sa 100. Oh, traffic jam ulit tayo. Okay guys, so balik tayo sa tanong natin kanina. Pwede ba gamitin ang phone for motovlogging? Yeah, so yung sarili kong opinion, pwede siya, depende sa bigat ng phone mo. Kasi ngayon kasi yung phone ko, Sony Xperia XA2 Ultra, medyo malaki-laki to. May kabigatan din ng onte, hindi naman ganun. Pero pag kinalip siya sa helmet, ramdam mo yung bigat niya, pero hindi hassle. What if yung tone niya ay magaan? Oh, mas much better yon. Kasi pag mabigat yung ano mo, tone mo, tatangin yung helmet ito pababa eh. Pag dito nakamount sa unahan, depende rin kasi kung saan nakamount yung phone mo eh. Kasi ako, sa case ko, dito siya nakamount sa my chin. So yung... So random rin talaga yung bigat niya. Pero hindi hassle. Pwede. So pwede ko pa itong gamitin habang hindi pa ako nakakabit ng action cam. Pero guys, iba rin kasi talaga pag action cam. Kasi pag yung phone mo, tutulit ko, ginagamit ko na malulobat ko. So, kailangan ko pa sa i-charge. Pag nalobat siya, e paano pag may importante akong tatawagan o may emergency na tawag? Pag nalobat siya, hindi mo magagamit. Yung disadvantage na to. Pero kung ikaw naman yung may baong power bank or may charger itong motor mo, walang problema. Very easy lang. So, time check tayo, 6:26. Andito na ako sa... Papalapit na ako ng regalado. So, medyo maluwag-luwag yung traffic ngayon. Hindi rin talaga traffic dito. Pag inabot kayo guys na around 7, nasa Commonwealth pa kayo, ayun yung kasagsagan ng traffic talaga. Pero pag maban yung alas 4, alas 5, alas 6, maluwag-luwag pa. Yung dinaan natin kanina, maluwag pa yun. Kasi ako naranasan ko umuwi. Alas 8, inabot ako ng traffic dyan. Alas 8, nasa Commonwealth pa lang ako. Talagang ano, tiptoe ka talaga sa traffic. Ay, nakakapagod din kasi pag lagi kang tukod ng tukod eh. So pa palang kalabang dito guys pag phone yung gamit nyo. Pansin nyo kasi pag phone ang gamit nyo tapos mataas yung megapixel, laki kumain ng memory. So kailangan malaki yung storage nyo. Ops. Oh yeah, bait ni kuya. Hingin ko siya kanina para makasini tayo. Yan, ganun lang dito guys, pakaramdaman nyo. Ops, oh, the click. Actually, bawal daw ginagawa namin. Ito na kami sa sidewalk. Ang sidewalk kasi para sa mga tao yan, hindi sa motor. Kasi ano, motors tayo. Oh, siguro may mambaba siya akin ito kasi dumadaan ako ng sidewalk eh. Pero parang kung ganda pa rin ako ng phone dyan kahit medyo madilim na. Maka night mode ko ata ito, hindi ko sure. Tsaka yun pa guys, disadvantage ng phone. Marami siyang settings. Kung ano-ano, diba? Meron tayo dito ng night mode. Para kung complete pack din siya dun. Pang alternate kay action cam. Nga lang, meron din ako kayo ng mga damagit na disadvantage. So, isa sa inyo na lang yun kung paano nyo sa
i-handle yung mga disadvantage na yun. So, time check natin. 6:32, andito na tayo sa FCM. Ayan. Malapit sa McDo. Ayan, assurance. Singit-singit lang sa sidewalk. Lagi ka login dyan. Less hassle. Walang traffic. Ay, traffic ulit. So here at SM Fairview, time check, 6:47. Kung anong pinilawag doon ng daan doon sa may bandang Katipunan, doon namang kinasikip doon sa may ano, bandang Mindanao Avenue. So ito lang masasabi ko dito sa smartphone, pag ginawa niyong pag-inawag niyo dito sa helmet pang bottom vlog, okay na okay. Basta gagamit lang kayo ng earphone para na may microphone para meron siyang external microphone, kasi pag yung built-in mic na sa cellphone pangit yung sound quality niya kasi mahangin, masagot na lahat ng hangin. Di tulad ng may external kayo na external microphone, pwede niyo yung ilagay yung mismo mic dun sa loob ng helmet para hindi siya dumahangin. Ayan. So tinesting ko naman kagabi kasi itong sound quality niya maganda. Hindi ko lang alam kapag andun na sa actual na biyahe kung malakas ba, kung malakas ba yung mga tunog ng mga sasakyan, yung wind noise. Well, yun, kayo nakikita, naririnig naman siguro yung sound, okay naman.